Guys, what's up? So, ito na naman si Inday Luna. Samahan niyo ako, magchikahan tayo sa buhay OFW. Buhay OFW, kwentuhan tayo guys. Si Inday Luna nagka-car wash. So, yan. Relate ba kayo guys yun sa mga isa na ako dito? Actually, this is a real talk na guys. Yung hindi marunong mag-budget, kumbaga nag-overspend, kaya ang nagiging resulta karamihan sa mga OFW, isa na ako dyan guys, nababaon sa mga utang. Alam mo kung bakit ganun dahilan? Dahil sa maling gawi. Una, ano maling gawi? Hindi muna pinag-isipan or inisip yung kita sa yung kinikita niya sa mga ginagastos niya. Bakit? Kasi ito, real talk tayo guys, mas more pa nag-spend, kumbaga much more na gumagastos hanggang sa ang ending is nagkanda utang-utang na lang kumpara sa sinasahod. Kaya dapat talaga guys, kung gagastos man is yung magbibase lang sana sa kung magkano yung sasahurin mo sa kinikita mo monthly. Kasi as a OFW dito sa Hong Kong, monthly talagang sahuran dito. So dapat yung gastos mo kinikwenta mo yan, lalo na't kung meron kang isa kang breadwinner na kagaya ko, tapos yung mag-ano kayo sa mga bagay na hindi naman dapat talaga unahin, like sa magpapagawa ka ng mga papagawa ko or may ipapa-install ka tapos inuna mo yun, tapos hindi mo inisip or hindi mo muna kwenenta yung mga expenses mo for that month and for the next month or mga buwan pang darating. Kasi hindi, sabihin na natin for that month na lang, kasi like I said, monthly naman ang sauran dito, hindi mo kuminita talaga. Kaya ang ending talaga is nagkakanda utang-utang hanggang sa nabauna sa utang. Kaya guys, nako, iwas-iwasan talaga. Kasi ito talaga, real talk tayo guys. Nangyari to sa akin. Yung, hindi ako nag-isip muna. Nag-todo spend lang talaga ako. Hanggang sa, minsan talaga dumating pa sa point na nagkakanda utang-utang pa talaga ako para lang may gawin akong project o gano'n akong bilhin or itulong man. Mga ganun bagay na lang na hindi ko naisip muna kung yung ini-expect ko bang sasahurin for that month is magkakasya pa ba. Ay nako guys, kaya dapat talaga mag-isip muna bago magpanay oo or panay gastos. Hindi akong hanggat maaari talaga guys, iwasan talaga ang manghiram talaga. Manghiram. Para lang like, kung may bibilhin or kung may project ka man na ipapagawa. What I mean project, like, may ipapagawa ko, ipapaayos ka. Kung wala kang pera, huwag mo munang gagawin yan. Kasi ang ending talaga guys, is problema. Yes. Nasabi ko to kasi talagang, si Inday Luna is, ay naku, wala. Hindi ko inihinta muna. Kaya, yun. Pero, ganun pa man guys. Alam nyo, fighter ako. Kaya yung stress niyan, gagawa at gagawa pa rin ko niya. Ako ng paraan niya. Para solba rin yung problema na yan. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, is talaga, agad maaari. Kasi busy nga to sa nangyari sa akin. Talaga nagkamali si Inday Luna talaga.
Kaya kayo guys, yun sa mga kapwa ko, FW talaga. Hanggat maaari talaga guys, wag na wag kayong mag, overspend. Kung yung inaasahan mo sa sahurin is kulang pa o hindi magiging sapat para sa yun, pang-cover sa mga in-advance mo na expenses. Lanat kung guys, lanat kung mayroon kang estudyante or pinapaaral. Kasi ako guys, napakahalaga sa akin ang edukasyon. Kasi ako, high school graduate ako, hindi ako nakapag-college. So, walo kami magkakapatid akong panganay. Kaya, ang ano ko talaga sa akin, kumbaga, pinangako ko talaga sa sarili ko na kahit saan magkakapatid, kahit isa man lang, is may makatapos talaga. Para hindi kami pare-parehas talaga ng mga walang natapos. So, proud naman ako na masasabi kong may napagtapos na ako sa loob ng 8 taon kong pagiging OFW. May napagtapos na ako na kapatid, yung pinakabunso talaga, bunso ko namin na kapatid. Kasi may half siblings din kasi ako guys. So, dalawa. So, yun yun na, ngayon yung ano ko, priority ko na talagang i-force ko na makatapos din sila. Kumbaga, achievement ko na rin yung sa sarili ko na may napagtapos ako, kumbaga may napuntahan din naman yung mga paghihirap ko. Yun nga lang, sabi nila, dapat daw mag-isip din ako para sa sarili ko. Sa akin naman, naintindihan ko, tama din naman sila, pero sa akin, di ko na yun iniisip, bahala na sila. Kung nasa kanila na lang yun pag balang araw, kung halimbawa ako ng mga ilangan ng tulong, nasa kanila na yun kung tutulong na din man nila ko hindi. Pero although sinasabi ko din naman na hindi ko sila obligahin kasi wala silang responsibilidad, natulungan din ako sa ginagawa ko sa kanila. Kasi gusto ko din yun. Kung ano man ginagawa ko ngayon kasi gusto ko yun. Yeah. Minsan kasi guys, nagkikwento ako. Hindi ko na dapat nagkikwento pero sige na nga, sabihin ko lang din. Minsan din kasi nabimisinterpret pag yung kala nila nanonumba tayo pag nagsasalita tayo. Ay, mahirap din talaga pag kasi sa magkakapatid hindi lahat is pare-parehas ang isip ba? Anyway, but at the end of the day, family is family. We should love our family, guys. Basta, sinasabi ko? Basta yun lang, guys. Ang may papayo ko lang. Yes, hanggat maaari, guys. Huwag mag-overspend sa iyong inaasahan na sahod. Para hindi ka mabaon or ma-stress. So, that's it guys. Hope may natutunan din kayo sa akin. Follow for more. Bye!